Nag-usap po kami niya, sir. Sabi ko po sa kanya, eto, sasabihin ko sa'yo, sino pipiliin mo? Yan trabaho mo o kami anak mo at ako? Sino nagbigay siya ng karapatan na siya'y mamimili? Ba't di ba dapat pinakasalan mo muna? Makakatikim ka sa akin ng salitan, hindi mo pa napapatikman. Huwag mo akong susubukan na akala mo pati ako mapapaikot mo. Siya nagtatrabaho, ikaw may trabaho ka? Ayaw niya po kang pagtrabahoin. Hindi ka ba nahihiya sa balat mong yan? Kalalaki mong tao, wala kang trabaho. Kung anak lang kita at pagkatapos gaganong-ganong ka, hambalusin kita eh. Hindi ako nagbibiro. Sino ka para kontrolin siya? Pag-aari mo ba siya? Pinakakain mo ba siya? Pinalaki mo ba siya? Wala kang karapatan. Girlfriend mo lang siya eh. Napanood daw ni Raymart ang sumbong na dito ho sa ipapitag mo. Kaya gusto niya makipag-ayos na raw, hindi nila lumala yung problema. Kausapin muna natin, ikaw, nanay. Regine, nandito ngayon kinakasama mo. Nag-usap na ba kayo ha? Kasi ang bata, kinuha niya, hindi ba? Ngayon lang po kami at nakita eh. Ngayon lang kayo nakita. Hindi rin po kami nag-uusap talaga sa tawag. Puro text lang, tsaka text. Paano napunta sa kanya yung bata, Regine? Ano po kasi, meron po kami hindi pinagawa yun. Tapos, kailan nawala yung bata sa'yo, yung mga anak mo? March 8, mga ganun po. March 8 ng anong taon? 2022 ng March 8. Ako diretso, paano nawala yung bata, tinangay niya, hindi mo alam? Pag-uwi mo sa bahay, kinuha niya, tinangay niya na, wala ng bata. Kasal ba kayo? Hindi po. So hindi kayo kasal. Yan lang gusto kong tanong sa'yo. No. Na ngayon, ikaw naman. Hey Mark, anong ginawa mo rito at bakit tinangay mo yung bata na walang pahintulot na hindi mo sinabi sa nanay? Ganito po kasi naging usapan namin ng sir, no? Bago ko po kunin yung mga anak ko, nag-usap po kami niya, sir. Sabi ko po sa kanya, eto, sasabihin ko sa'yo, sino pipiliin mo? Yan trabaho mo? O kami anak mo at ako, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, sir, walang sinong makakapigil sa akin kung anong gusto kong trabaho. Ayun ang sinabi niya. Kaya po ako, sir, pero hindi ko po agad nilayo ang bata. Hindi po agad kami umalis. Ang sabi ko po, nag-chat po ako sa kanya ulit. Nag-message ako sa kanya sa messenger. Ang sabi ko po sa kanya, Regine, hindi ka talaga uuwi, sabi ko. Kasi kung hindi ka uuwi, pagbalik mo sa bahay, wala na kami. Kung pinapipili mo siya, anak mo, o trabaho niya, kayo. Sino nagbigay siya ng karapatan na siya'y mamimili? Dapat ikaw una, lalaki ka. Dapat, di ba dapat pinakasalan mo muna? Hindi ko na po siya napakasalan, sir. Okay. So, hindi mo pinakasalan? Nagkaroon po siya ng sala sa akin, sir. Oh, sandali. So, ikaw perfecto, nagkasala siya. Makinig ka sa akin. Ano, nandito ha? Makakatikim ka sa akin ng salitan. Hindi mo pa napapatikman. Huwag mo akong susubukan na akala mo pati ako mapapaikot mo. Simple lang aking sasabihin sa'yo. Ang bata, kapag hindi kay kasal, wala kang karapatan. Lagi sa nasa kustodiya ng nanay. Isa hanggang 7 taon. Kung kasal man kayo, pwede kayong magkustudiya, hati kayo. Hindi mo pinakasalan, wala kang karapatan mag-demand. Narinig mo ako? Yes, sir. Kung talagang sinasabi mong pinapipili mo siya, dapat ang ginawa mo, magpakasal ka. Ano ba naman yon? Eh, ayaw siguro sa'yo, hindi mo pwedeng pilitin. Ang tanong, bakit mo tinangay yung mga bata matapos mo siyang papiliin? Yes, sir. Piliin mo, kami o trabaho mo. Sino kang utot na para magsabi niyan? Kaya hindi mo naman asawa to. Siya nagtatrabaho, ikaw may trabaho ka? Ayaw niya po kang pagtrabahoin. Eh, teka, eto ka na naman. Hindi ka ba nahihiya sa balat mong yan? Kalalaki mong tao, wala kang trabaho, tapos ang babae nagtatrabaho, tapos pag nagtatrabaho siya, nagsiselos ka? Hindi po, sir. Ang ganito po kasi. Ay, ganito na lang sa akin, ano? Kid, ilang taon ka na? Ano na po ka, sir? 28 po. Marami ka pang kakaimbing bigas. Kung anak lang kita at pagkatapos gaganong-ganong ka, hambalusin kita eh. Hindi ako nagbibiro. So, ito lang sasabihin ko sa'yo. Bawal yung ginawa mo. Pagtangay ng mga bata, kidnapping, well, abduction ang tawag niyan. Krimen yan. Kidnapping of minor dahil hindi kayo kasal. Pwede siya magdemanda laban sa'yo. Nakikinig sa atin ang DSWD, oh. Kikinig sa atin ang Municipal Social Welfare and Development ng Norsagaray. Baka hindi mo alam. Kaya para doon sa mga tatay-tatayan lang na hindi nakakaintindi, na akala ang babae, aanakan nyo lang pagkatapos hindi mo papakasalan. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Ngayon, kung gusto mong maging totoong lalaki ka, dapat sa tagal ng panahon, dapat nag-ayos na kayo tapos ikaw pa walang trabaho, ikaw na sa bahay, tapos papipiliin mo. Paano kayo mabubuhay? Hindi ka na magtatrabaho. Hindi sige po, nga. Sir. Kasi po, sana naman po, may kasalanan. Po, gusto niya po kasi, sir, siya po ang magtatrabaho. Pero ang tanong, nag-aaway po kasi kami, sir. Pag ako bakit kayo nag-aaway? Pag ako po yung magtatrabaho, sir, nag-aaway po. Ayaw niya po sa loob siya ng bahay, sir. Yun po. Siyempre, gusto niya magtrabaho eh. Kaya lang po, sir, yung trabaho niya po kasi talaga, sir. Ang labag sa akin. Sino ka para kontrolin siya? Pag-aari mo ba siya? Bakit? Pinakakain mo ba siya? Pinalaki mo ba siya? Wala kang karapatan. Girlfriend mo lang siya eh. Wala naman kayong relasyon eh. Wala kang karapatan na mag-control sa partner mo na hindi kayo kasal. Simple lang ang sasabihin sa'yo. Magsumikap ka, kid. Mabuti nga ka mo, sinauli mo ngayon. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Kailan na makikita ng nanay ang mga bata? Pwede na yun po makita kahit mamaya ako eh. Mamaya. Simple lang.
Ito ba'y nakialan dito, pati mga magulang mo, nagtago ka raw, hinahanap ka, hindi ka makita. Ngayon, kung all points bulletin kita, inere na kita, tsaka kalalumutang. Kasi kung hindi, hahanapin ka namin. Maliit lang ang Maynila. Huwag mo nang gagawin to, hindi mo siya asawa. Anong gusto mong sabihin, Tay? Wala kong nasabi sa kanya, wala kong hindi ko nakialam, ni masok. Kahit hindi sila kasal. Pero hindi ko, akala ko hindi magawa sa kanya. Nakapunta pa yung sa amin sa probinsya. Mang-mang, walang pinag-aralan, pobre. Pero sabi ko, hanapin ko yung taong katulong sa akin. Mabuti na kapunta ko sa Pitag. Bakit yung pinuntahan siya sa bahay ninyo, hindi ka raw makita at hindi alam kung saan mga bata? Iba po yung bahay po kasi ng lola ko po. Bakit hindi mo siya minimessage na ang bata nasa sayo? Sinasabi ko po sa kanya. Bakit hindi, bakit hinahanap niya, hindi mo pinapakita? Kasi po, iuwi niya po ng probinsya, sir. Dalawang taon. Tanong ko sa kay Regen, o yung mga bata, binakita ni Remart, magkanganakan pa naman, iniwan mo, buntis, ako, testigo, so, 2021, lahat ko rito, nagsama kayo. Panahon ng pandemic, sabi ko, magkaharap lang. O, sige, Tay, nandito na ngayon. Gusto mo pang sermonan? Kung nagmahal ka ng babae, payagan mo, siya basta hindi kasama sa inyong pamilya, nagtrabaho. Mas buti nga, nagtrabaho, yung iba nga, hindi nagtrabaho para sa anak. Ilang taon nang doon sa ang bata sa akin, wala ko nasabi. Tay, relax, okay ka na ngayon. Okay na. Ang mag-uusap ngayon dito, Tay, siya, anak mo, at saka siya. Okay, tapos ka na dyan. Okay? Salamat. Sige. Ano ngayon gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko makuha yung dalawang anak ko, sir. Mm-hmm. Gusto mo makuha yung dalawang anak mo? Andyan na po lahat ng, andyan na po yung mga magulang ko, buhay pa, kapatid ko, tutulungan naman po nila ako. Hindi po nila ako pabayaan. Tulad ng sinabi ng Attorney Batas Mauricio, wala siyang karapatan mag-kidnap dahil hindi mo siya kasal, hindi mo siya asawa, hindi siya kasal. Ang ginawa niya, dinukot niya, kidnapping yan. Krimen yung ginawa mo. Pwede ka sa masampa ng kaso habang nakikinig sa atin ang mga alagad ng batas, pwede kang hulihin. Pwede siya magsampa ng kaso, kidnapping. Dahil hindi kayo kasal. At tinangay mo na walang pahintulot. Wala sa family code yung kustodiya para sa iyo dahil irresponsable ka, wala kang trabaho, hindi mo siya pinakasalan, tinago mo pa, labag sa kanyang kalooban, dinukot mo, kidnapping yon. So kahit na anong sasabihin mo, wala kang kalaban-laban dito, kid. O, de, kausapin natin tong Municipal Social Welfare Development Office ng Norzagaray, si Annalyn Joy San Pedro. Ito ho yung tatay at tinatago raw 2 taon na. Kung hindi pa po lumapit sa amin, hindi lulutang tong si tatay at papakita yung mga anak na tinatago doon sa nanay. Ano po ang nakikita nyo? Hindi po sila kasal. Meron po talagang liability yung tatay dahil kahit mapatunayan na biologically anak niya yun, hindi po naging maayos ang pagkuha niya sa mga bata. Ang sa amin po kasi, nangyari na po iyan 2 years ago, sa panig ng mga bata, meron na po kasing psychological impact yan. Kaya yung adjustment sa mga bata, hindi rin ganun kadali para sa nanay. Bagamat may punto ang tatay na binigko din naman, pero hindi din po dapat na ganun ang ginawa sa nanay. Kasi yung pagtatago niya, nakatulong niya, mas po ang kanyang mga kamag-anak, pwede po talaga siyang kasuhan ng abduction, kidnapping, ano. Ngayon, para na lang po sa reintegration ng mga bata, bukas po ang aming tanggapan, makipag-ugnayan din po para po personal po silang maasikaso at may provide ang counseling services sa nanay, ganun din po sa mga bata. Okay. And yan naman po sa panig ng nanay, hindi naman po dahil ibabalik sa kanya ang custody ng mga bata ay okay na. Meron pong close monitoring ang ating pong BC, yan po yung Barangay Council for the Protection of Children, na naniniguro na ang mga bata, maski ba nasa panig ng nanay, ay sigurado ba na naalagaan? Kasi sabi po ng tatay, kung nagtatrabaho ang nanay, baka nga po yung mga bata ay kung sino lamang ang nag-aalaga. Kaya kung minsan, meron ding cases of neglect and abuse kasi nga po hindi mismong magulang ang nangangalaga. Pero dahil ang nanay nga, sabi nyo, hindi nga sila kasal, talagang nagtatrabaho para mabuhay ang anak. That's very basic for survival. Hindi yan pwedeng set aside practically na ang nanay magtrabaho. So, sa pagpapalaki po ng mga bata, dapat kahit papano, nakasubaybay din yung tatay kung sila ay nagkakasundo. Otherwise, at maulit po yung ganito na hindi nagpapaalam, may mga sitwasyon na nakukuha ang bata, sa korte na po nila i-elevate ang kanilang kaso. Parang sinasabi mo, may karapatan sa kustodiya itong si Raymart kahit hindi kasal, kahit nakinidnap yung mga bata. May karapatan siya yung kustodiya, hindi naman sila kasal. Kung sila po ay magkakasundo, verbal, pero recorded.
ma'am. Hindi nga sila magkasundo, ayaw makipagsundo ng babae. Kasi unang-una, eh, may dahilan. So at this point in time, talagang hindi sila pwede magkasundo. Ikaw ba, gusto mo pa magpagsundo dito sa lalaki nito? Ayaw mo na. Kaya ko tinatanong yan, ang kustudiya ay nasa sa iyo. Dahil hindi kayo kasal. Because hindi kayo kasal, ang pagkaintindi ko sa korte, at kapag intindi ko dyan sinasabi, you do not have a shared custody. Ang dapat ang magbabantay dyan for integration, mabalik sa iyong bata, eh yung MSWD na titingnan kung nga ba ikay responsabling ina. Kasi kung hindi, makukuha sa iyong bata rin. Kasi ang karapatan, ang kapakanan, karapatan, ang kalagayan ng mga bata, mas mahalaga sa away ninyong dalawa. Kasi ang gusto ko lang maraman dito, Miss Annaline, eh hindi sila pwede mag-joint custody. Siguro pwede, mamonitoring na lang ang MSWD dito sa kalagayan ng mga bata. Yung dahil protektado sila ng Estado, karapatan, Estado na rin yung kalagayan ng mga bata, eh dapat mamonitor kung nga ba'y responsable itong magulang na nanay. Pero sa tatay, wala talaga itong tatay na to. As in, wala talagang karapatan sa kustudiya niya. Kasi ayaw naman, ayaw makipagsundo, ayaw makipag-ayos ng nanay. Simple lang ho eh. Ito naman si lalaki, demanding, ayaw ng nanay, hindi natin pwede silang pilitin. So tanong, meron pa bang karapatan ang lalaki kahit ayaw na ng babae? Yan ang tanong. Wala na po. Ayaw, wala na. Di tapos ang usapan. So in other words, kung gustong uuwi ng nanay sa probinsya at kunin yung kustudiya ng mga bata, siguro doon sa probinsya na kung saan imo-monitor na lang ng MSWD ang kalagayan ng mga bata. Sakaling hindi ginawa ng nanay ang kanyang trabaho, pwedeng kunan ng kustudiya yan ng Estado. Di ho ba? Yes. Eh, yun lang po ang sinasabi po natin. Kasi pinakamalapit na kamag-anak. Ayun. Pero sa mother side pa din. The mere fact na hindi mo pinakasalan, di kayo nagkakasundo, ano pang dapat gawin doon? Gagawin natin ang kanilang buhay na miserable? Eh, gusto lang siguro ng babae ng tahimik na buhay. Ayaw niya ng magulong buhay. Ayaw niya ng miserableng buhay. May karapatan siyang magkaroon ng... For a mere fact na hindi po sila kasal. Yes. Tsaka po hindi rin naman nag-propose ng marriage yung tatay for long time. Ayaw. Yung mga bata, 8 and 11 years old. So wala talagang plano for that. Kaya dapat sabi nyo nga sa civil and family code, dapat po protected ng batas yung kanilang relasyon. Yes. Same time yung responsibilities sa mga bata. So dun pa lang sa legal binding nila, hindi na po committed yung tatay. Kaya mahirap pong mag-expect sa kanya. Ayun. Narinig mo ikaw, anong sasabihin mo ngayon, Raymart? Sige, mga tuwiran ka. Huwag kang umasta ng parang asawa dahil di mo pa yung nakasalan. Pangalawa, dahil sa ganito, imo-monitor lang ng MSWD yung mga bata sa umpisa hanggat makapag-adjust mapupunta sa nanay. So, sorry ka na lang. May gusto ko pang sabihin. Sa akin lang po, pag napunta na po sa kanya yung mga anak ko, Regine, ito lang sabihin ko sa iyo ha. Alagaan mo yung mga bata. Palagi mo silang isisimba. Kasi tuwing Linggo lagi silang nagsisimba eh. Yun ang gusto nilang mangyari. Pag-aralin mo sila, alagaan mo. Matalino si Yana, alam mo yan. Nag-aaral siyang mabuti. Scholar yung mga anak mo. Kaya sana patapusin mo muna sana yung pag-aaral ng mga bata doon. Kahit itong taon lang na ito. Tay, pawala naman tayo naging problema pa. Po. Talagang hindi wala naman po akong galit sa inyo lahat. Wala naman po, hindi po ako nagagalit sa inyo. Nakialam ako sa inyo. Ang nakialam lang ko dahil sa ganito nangyari. Yun lang ang pinakialaman ko. Siguro ang dapat gawin mo, humingi ng kapatawaran sa ginawa mo sa kanila. Una, anong panglimang utos? Honor thy father and thy mother. Tama? The fifth commandment. Ginawa mo ba yun? Father, mother, superior, elder, leaders, government. Gawin mo yun. Umingi ka ng sorry dahil sinaktan mo rito ang tatay rito. Umiiyak sa akin ka ng isang araw. Naaawa ako sa pagiging ama. Diyan ka humingi ng sorry para mapatawad ka. Kasi pag hindi ka humingi ng sorry sa kanya, hindi ka napapatawad. Masama lang po. Humingi po ako ng tawad sa inyo kung nailayo ko po yung mga po. Alam ko po naman po yung pag-aalaga nyo kay Mary. Sana po mapatawad nyo ako. Hey, wala namang problema sa akin. Okay, napatawad mo na siya tayo. Walang problema sa akin. Dahil napatawad mo na siya tayo, okay na sa akin. Napatawad mo na siya. Siya naman ay pumunta rito sinauli ng bata. Eh, maganda naman yung ginawa niya. Anong desisyon mo? Kasi ang tatay mo parang doon daw muna ang bata. Gusto mo doon daw muna ang bata. Parang tatay parang nagsasama. Nag-aaral po kasi daw. So doon muna. Pero gusto ko sir na makita yung bata bago kumuwi sa Leyte. Ah, okay. So okay lang sa iyo. Sama po muna. So okay lang sa iyo muna ang bata sa kanya. Sabi niya po pagkatapos daw ng ng pag-aral. Pasukan. Mm-hmm. Iyatid niya na daw. Pero dapat bumibisi-bisita ka. Dapat nakikita mong anak mo kasi pag hindi baka lumayo sa yung anak mo. Pinagkakaubaya muna sa kanya kasi pinagkakatiwalaan mo siya. Huwag lang siya magkamaling gawin ulit to ha. Huntingin ko na to. Naintindihan mo ba ako? Kami dito pag pagagawin mo ulit to pag itatago mo ulit. Naku, Mariosip, magtago ka na sa palda ng nanay mo. Hindi kita sasantuhin. Pinagkaloob sa iyo muna dahil sabi mo nag-aaral
aral ang mga bata, sige, pero as part of integration, sabi nga ni Annalyn, okay. Pero on that aspect, eh, parang nagkasundo kayo na sa kanya muna, tama? Okay, sige. Yan, at kasunduan niya. Siguro, ganito na lang, Annalyn. Papuntahin ko sila sa inyo para ma-monitor nyo dahil kayo naman talaga pagdating sa mga welfare ng mga bata. Ma'am, siguro idadaan ko po sa inyo na talaga nakasulat yan ang papel para may habol tayo rito pag ginawa na naman, dinukot na naman itong yes, ha? Okay yes, ba, ma'am? Po. Yes po. At saka kami po pag naramdaman namin na hindi agad nasasettle ng ito lamang sa aming office, may mediation po kami sa PAO, sa Public Attorney's Office, para doon po sila pipirma ng kontrata o kasunduan. At yun nga po yung sinabi ko, pag hindi po sila sumunod at our level, sa korte na po i-elevate. Sa akin po, i-advocate ko po talaga yung karapatan ng magulang, pero dapat ang magulang ay may responsibility sa bata. Tama po kayo, kasi ang iba, nag-aasawa na lamang basta gusto nila, kahit ilan, dahil maganda trabaho nila o nakapag-aral sila, pero yung mga bata po nagsasuffer. Kaya dapat po talaga i-develop yung tamang pagpapalaki sa mga bata. Meron. Maraming salamat, ma'am. Mabuhay po kayo. Opo. Thank you po. Okay, ganito na lang. Pabor naman dito sa nanay at sa tatay na, sige, para wag na lang medyo maguluhan ang mga bata, binigyan ka ng isang privilegio, binigyan ka ng second chance, wag mo nang gagawin ulit na dudukutin sa kanila, kasi pag ganyan ang ginagawa mo, Municipal Social Welfare and Development, lahat na dapat pag-usapan ninyo, ilatag nyo, ha? Nagkakaintindihan tayo? Thank you. Okay, sige. Ito po nag-iisang pambansang subungan. Tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Ito po ang hashtag, ipabitag mo.